Mabilis na nakalusot sa komite sa Senado ang mayigit 10 bilyong pisong panukalang pondo ng Office of the President para po sa susunod na taon. Sinagot din ito ang isyung may confidential fund ang mataas na kapulungan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mariing itinanggi ng Senado na may confidential fund sila ngayong taon. Ayon sa Senate Secretary, meron lang silang extraordinary and miscellaneous expenses na ginagamit para sa mga meeting, seminar at iba pang aktibidad ng Senado. At bagamat nagkaroon ng alokasyong confidential fund sa mga nakaraang liderato ng Senado, hindi raw ginastos ang mga ito at ibinalik sa kaban ng bayan. Then Senate President Soto, hindi niya ginamit. So siguro standby lang. Gusto nila lang may standby sila pero hindi nila nakita yung pangangailangan. Pwede naman yun. Sagot naman ng Senate Committee on Finance sa mga batikos na walang liquidation ng extraordinary expenses, ino-audit pa rin umano ito ng Commission on Audit. Kanina mabilis lumusot sa komite ng Senado ang panukalang 10.7 billion peso 2024 budget ng Office of the President na merong 4.56 billion pesos na confidential at intelligence funds. Yan ay kahit nauna nang tumutol ang Senate Minority Leader dahil sibilyang ahensya ang Office of the President at dapat daw hayaan na ang pangangalap ng intel sa mga espesyalista. Paliwanag ng Committee on Finance. Gusto ba na pilayan yung Presidente? Di ba? Kung sinabi niyang kailangan yan, you know, there are many things na even me as a senator, hindi ko alam yung alam. Kasi presidente lang nakaka-receive ng intelligence. Eh. Siya lang nakakaalam. Meron siyang alam na hindi natin alam. Iginiit din ng komite sa Senado na hindi pa done deal o tiyak ang plano ng Kamara na ilipat ang inilaang mahigit 1 bilyong pisong confi and intel fund ng mga civilian agencies sa mga ahensya at programa para maprotektahan ang West Philippine Sea. Halimbawa, tinutulan ng isang senador ang pagtanggal ng kamera sa confidential funds ng Department of Information and Communications Technology dahil kailangan daw yan kontra cybercrimes. Gusto ring bigyan ng isang senador ng confi at intel funds ang NBI Cybercrime Division. Kusa ng sinabi ng Office of the Ombudsman na ibaba sa 1 million pesos mula sa panukalang 51 million ang confidential funds nila para sa 2024. Nauna na rin nagsabi ang Office of the Solicitor General, Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na hindi nila kailangan ng confidential funds. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.